Guys, eto na ang aming baboy. Malalaki na sila. Pig-pig. Ito pa rin yung pinapainom ko, yung Mibet. Ngayon ay August 20, 2021. Kinuha ko sila nung August 20 ng hapon. Kaya mamayang hapon pa dapat yung 4 days nila. Yan, matataba na sila. Pero hindi pa namin ito pinapaliguan kasi nahirap na, baka magtaitae. Yan, pinapakain ko sa kanila ay yung balat ng kamote. Pwede naman yan sa kanila kasi mayaman yan sa protina. Pre-starter pa rin yung pinapakain namin. Bumili kami ng 10 kilong pre-starter ng Bimic Premium. Pinaka ano na to. Ito. Crumble siya. Basta antay namin mga 15 days saka namin siya dahan-dahan na i-convert sa pre-starter to starter. Hindi pwedeng biglaan kasi baka magtae. Sabi ni Andy, yung kapitbahay namin doon, i-hug muna silang paliliguan. Hayaan muna silang mag-ligid-ligid dyan sa medyo basa-basa. Kasi baka magtaitay nga daw. Tsaka mga ilang days pa, aanuhan na sila, i-inject na sila ng vitamins, iron, tsaka yung pangtanggal ng bulate. Kasi para yung kinakain nila, ma-absorb ng katawan nila. Hindi yung pag may bulate, nakakain lang ng bulate, hindi sila tumataba. Ayun, kahit medyo madumi sila, okay lang. Malalaman naman. Kahapon dami kong napakain dito. Hanggang hindi sila busog, hindi ko sila hinihintuan. Una pinapainom ko muna sila ng Yumibet. Saka pinapakain. Pag ngayon, mga alas 10, merienda nila ngayon. Meron din ako dito ng dahon ng kamote. Mamaya. Pang ano to, laban sa mga taitay. Mamaya si Gaga ipadadalhin ko ulit ng kamote kasi ubos na. Pinapakain namin din ito sa rabbit. Yan. Isa kayo. Kahit hindi na ito i-vitamin sa ano kasi ang iniinom naman ito ay Yumibet. Ang Yumibet ay para sa lahat ng hayop. Hindi siya antibiotic. Para talaga siya sa mga hayop. Ano, panglahatan na para pampagana, pang ayos pagtanggal ng mga dumi-dumi sa ano, sa loob ng katawan, lahat. Itong palaki ang pangpatigas ng buto, pero bumili din ako ng sisikal para sa calcium yun. Papakain ko sa mga manok mga 1 week before harvest para bumigat pa sila. Tsaka dito din, maganda din yun sa mga inahin para kayang-kaya pa nila kasi humihina ang buto ng inahin pag buntis na. Gawa ng mabigat na yung bit-bit nila sa tiyang, kailangan may support ng sisikal. More on calcium yun at tsaka minerals. Yun lang, pinakita ko lang sa inyo. Ay, nakakatuwa. Yung tae pala nila, dun sila na tumatae. Kinukuha ko na lang kasi pinagawa namin yung ano, yung dustpan tsaka walis, pinahabaan ko para hindi ko na kailangan pumasok. Kukunin ko na lang mula dun sa labas. Hindi na sila naabala. Kasi nung pumasok ako dito, Hala, kapasok, tanggalin ko muna. Yan, natanggal ko na. Ito pala yung ginawa namin. Yung nilagyan namin ng buntong na dustpan. Tsaka yan. Para hindi na kayo mag-ano-ano. Pumasok-pasok kasi na bibigla sila pag pumapasok ako dito. Nagtatakbuhan. I-stress yun para sa baboy. Pag na-stress yung mga alaga, yun ay humihina yung pag laki nila. Kasi nakokontra noon.
Kaya hindi pwede nga i-stress ang mga alaga nating hayop. Ito pala ay yung bubong na ginawa ko. Tinulungan ako ng mga kapatid ko tsaka si Teroyski para pag naulan, dun sila napunta. Kasi hindi pa sila pwede mabasa-basa. Sweet yan pag matutulog na magkaakap. Yan lang. Ay. Bye-bye. Bye-bye, piggy.